costing and variance analysis. Sa last video na, binigyan natin yung basic concept for standard costing. Na kuha na natin na, ba't tayo nagkakaroon ng variance analysis dito na? Binibreakdown kasi natin dito yung total manufacturing cost variance na. Okay? So, last time na-discuss na natin yung variance analysis natin sa direct materials and direct labor. Okay? So, ngayon, ang didiscuss lang natin yung syempre yung last na factory cost natin, which is yung factory overhead variance. Okay, factory overhead variances. Direct materials na, tagdadalawa lang naman ng mga variance ng mga yan. No? Direct materials, dalawa, no? Price variance and quantity variance. Si labor, meron tayong rate variance and time variance. And now, no, for factory overhead, medyo may iba lang tayo. No? Actually, ito yung pinaka-mayroon sa part ng standard costing and variance analysis. Yung pag-analyze ng factory overhead variance. Okay. So, meron tayong illustration dito na meron tayong illustration ng factory overhead variances. Na, pero, ano ko lang sa iyo, kasi parang ano siya, no? Ang talagang record dito na i-memorize talaga, ano, mag-formula based lang tayo tapos lagyan lang natin ng konting analysis, no? Okay. Kung paano ba yung gagawin dito sa factory overhead variances kasi marami siyang paigot-ikot, no? Minsan yung problem, may bibigay. Okay, sana kung basta minemorize mo lang yung formula tapos given lahat ng mga data. Parang mga na-encounter natin na problem, no? Sa material and labor variances. Ano ba mga na-encounter natin dyan? Okay. Minsan binibigay yung price variance, no? Tapos hahanapin bigla yung actual price or standard price. Sa quantity variance naman, no? Binibigay yung quantity variance, favorable or unfavorable quantity variance. Tapos ang hahanapin ng problem, yung standard price or standard quantity or actual quantity. Ganda sa labor na nararamble lang. Ngayon, discuss natin na paano ganun yung mga ano, yung mga problem. O, alamin na natin na no, kung sakali pa ikot-ikutin man tayo ng problem, alam na natin kung anong gagawin natin siya. Okay. So, hindi na papaikot-ikot pa dito na. No? Ngayon, alamin lang natin na kung paano pa binibreakdown yung factory overhead variances. Okay. Sige, no? Discuss muna natin. So, in factory overhead variances, sorry na, meron tayong four ways to analyze the factory overhead variance. Okay. So, syempre, parang labor and material variance, nagsimula tayo sa total or overall variance. Okay, materials, no? Meron tayong total material cost variance. Labor, meron tayong total labor cost variance na breakdown natin into direct labor rate variance and direct labor efficiency variance. Ganun din yung material. Meron tayong total material cost variance. Breakdown natin into price and quantity variance. Okay. So ngayon, for factory overhead, na for factory overhead, ang gagawin lang natin dito, eto na, i-discuss na natin kung paano ba binibreakdown yung total overhead variance. Okay, so by the way, ano ba yung paano ba ulit mag-compute muna ng overall variance natin, no? Gaya kay materials and labor. Magsisimula tayo dun sa comparison between the actual and standard cost. Dito sa ngayon, no? Factory overhead naman. Actual factory overhead versus standard factory overhead. Okay. Ayan, yung problem, no, kadalasa binibigay, ito, no, based on my experience on solving ano problems in standard costing, yung mga share ko sa inyo. Okay, ano ba yung mga kadalasang pinapaikot-ikot ng mga problem, no, ng tungkol sa standard costing na yan? Unahin natin yung actual factory overhead, no, kadalasa yung mga problem binibigay na yan, no, syempre, actual yan, eh. Ito yung actual cost, no, ng factory overhead natin, no, incurred. So, kung sakali lang hindi ibigay, o syempre,
actual, multiply by actual yan. Ano yun, no? Actual. dito, no? Assumption natin lagi dito sa standard costing, hindi tayo gagamit ng activity-based costing or any application-based or any cost driver other than the traditional, no? Traditional cost driver, no? Which is yung, ano nga, yung direct labor hours. Yun ang lagi ma-encounter natin dyan. Okay. So, yun eh. Sapan na natin. Ang factory overhead natin dito, ang magiging cost driver natin lagi dyan ay yung direct labor hours. Ha? Okay. So, parang pareho lang na. Pareho lang yung magiging cost driver ng labor cost and factory overhead. So, si actual factory overhead, pag hindi binigay yung total amount niyan, okay, kung hindi man binigay yung actual variable overhead, i-add mo na lang yung given na actual fixed overhead. Eh, alam mo na kung anong gagawin, no? Gantong gagawin natin dyan. Yung actual rate ng factory overhead times actual hours. Okay, ginagamit ko rin term na actual rate, no, sa labor natin, pero alam mo na, alam na natin yan, na actual rate, actual labor rate sa labor. O dito, actual overhead rate. Okay. So, ayan na, no? Okay. Pero ulitin ko lang, actual factory overhead, kadalasan sa mga problem, no? Binibigay na yan, naka-ano na yan. Ang nagpapaligoy-ligoy lang talaga dyan, yung standard factory overhead, no? Yung standard factory overhead. Okay. Standard factory overhead, eto siya, no? Standard rate. Eto, standard rate times standard hours. Okay. Standard rate, no? Alam na natin na, composed of standard fixed rate, na standard fixed overhead rate, and standard variable overhead rate. Okay. So, ayun. Ngayon, napag-usapan lang natin yung standard overhead rate na yan. Okay. Standard overhead rate. Yung SOR natin, no? SOR or SR na lang, no? Standard rate. Okay. Ito. Standard rate. Example, ang dapat, dahil minultiply natin siya sa standard hours, no? Ang standard rate na to, eh, understood ng per hour yan, na? Per hour yan. Okay. Kung naka per unit yan, okay lang naman, kaya alam mong i-multiply sa number of hours, no? Kaya ang gagawin mo, i-convert mo sa per hour. So, ngayon, sabihin natin, meron tayong standard rate ng factory overhead per hour. Ang tanong, no, saan ba nang gagaling yan? O minsan yung problem, binibigay na yan. No? Binibigay na yung standard rate for fixed overhead, standard rate for variable overhead. No, minsan, hindi binibigay. No? Pag hinigibin yan, yan nang hanapan natin, no, saan ba nang gagaling yan? Okay, sabi nga natin, ang flow nga ng mga cost natin, ganito, no, ang pinakahuli talaga, actual. Di ba? Yung actual, i-compare natin sa sinet nating standard. Si standard, actually, nanggaling yan sa budget. Kasi yung budget nang galing sa historical data natin. Eh, di ba? Yun nga yun, yung ano na natin. Okay. So, alisin natin historical data. Basta meron tayong budget. Gumawa ng budget. Out of budget, gagawa ni standard. Standard cost. Okay. Standard cost, standard hours, standard quality, etc. Basta nandiyan na yan, no? Kung hindi given yung standard rate natin per hour, sabi ko nga, no, lahat ng mga, mga data natin about the standard, ganyan, okay, ang galing sa budget. Ngayon, for example, ano ba example ng mga standard rate? For example, meron tayong standard rate na 5 pesos per hour. Ayan na, per hour, no? Paliwanag ko lang na ganyan. Okay. Yung 5 pesos per hour na yan, eh, syempre, ganito, no? 5 pesos per hour. Diyan pa lang malalaman kung ano yung formulang ginamit mo, no? Kaya ka nagkaroon ng 5 pesos per hour na standard rate per hour. Okay. So, ibig sabihin, parang ito yung numerator, yung pesos. Ito yung denominator. At alam naman natin, ang standard ay nanggaling sa budget. Bali, ganito mangyari. Ang numerator mo, cost, kasi 5 pesos yan eh. Ang denominator mo, hours, kasi, ayan, no, per hour.
So, ano nga ba yung formula natin, no, para magkaroon tayo standard grade? Ganito yan, no? Budgeted factory overhead. Okay. So, linawin ko lang, ha, factory overhead, pinag-usapan na natin dito. Kaya, budgeted factory overhead divided by budgeted hours. Okay. So, yan yun, ha. At assuming na meron tayong, wala itong kinilaman na, yung mga invento lang itong mga amount natin dito, wala kinilaman sa problem yan. Pinapaliwanag ko lang. Okay, no? Kung ano mga pwede natin gawin sa mga susobla mga problem. For example, na meron tayong budgeted factory overhead na pibangin 1,000 pesos. Okay, so para magkaroon tayong 5 pesos per hour, no? So, pwede na, meron tayong 100,000 labor hours dyan, kaya ka nagkaroon ng 5 pesos per hour. So, yung sinasabi ko lang dito, lahat ng mga standard ay nanggaling sa budget. Budgeted factory overhead, for example, 500,000 divided by budgeted labor hours na 100,000 hours equals 5 pesos per hour na standard overhead rate. O minsan ganito pa, no? Hindi lang puro rate yan. Pwede mong gamitin yan sa budgeted fixed overhead divided by budgeted hours equals standard fixed rate. Or budgeted variable overhead divided by budgeted hours equals standard variable rate. Okay, no? Pwede mo breakdown na lang yan sa fixed and variable. Anyway, no? Tulin natin. Hindi lang yan applicable sa mga rate. Pwede mo rin gamitin yan sa ganito. No? Ano pa ba mo nakikita natin sa problem? For example, eto, no? Alam na natin yan sa labor, yung standard hours per unit. Nakikita na natin yan. So, for example, meron tayong 2 hours, no? 2 hours per unit. Pag natin ginagamit yung standard hours per unit, di ba sa computation ng standard hours, tandaan natin yan na napaka-importante yan. And madamot ang mga problem, no, sa standard hours or standard quantity para sa materials. Kaya ikaw, no, pag hindi mo alam kung ano yung standard hours or quantity, o gaya dito, standard hours, ginagamit niya sa labor, ginagamit niya sa overhead. Pag inigibin yan, di ba? Ang standard hours, ang ginagawa natin formula dyan ay yung SH per unit, standard hours per unit, multiplied by the actual units produced or actual production. Okay. So, for example, meron tayong 2 hours per unit. Ang sabi, dapat isang unit na mapoproduce natin, dalawang oras lang gamitin natin. No? Ayan ang ibig sabihin ng standard hours per unit. At ang sabi, naka 10,000 units tayo. 10,000 units actual production. No? Yan ang actual units produced. 10,000 units. So, ito yan, no? Ang standard hours mo dyan ay 20,000 hours. No? Dapat sa 10,000 units na actual mong ginawa, no, naka 20,000 pa lang. Pero, syempre, i-compare natin yan sa actual para makompute naman natin yung efficiency, no, variance, makalabor man ng overhead. Balikan natin yan mamaya. Nandun lang tayo sa mga paghahanap ng mga data, no, sa mga formula na gagamitin natin. No, yung mga kailangan mong data para sa formula. Okay, balik tayo dito. Sabi ko nga kanina, no, saan ba nanggaling yan? No? For example, hindi binigay yung standard hours per unit. Walang binigay na standard hours per unit. Anong gagawin natin? Na? Dahil lang alam natin, lahat ng standard ay galing sa budget. Pag-isipan nyo to. Kung kaninang 5 pesos per hour, nalaman mong budgeted factory overhead ang numerator dahil 5 pesos nga to, yan, no? Cost yan. Yan ang lumalabas ng numerator. Tapos per hour, ibig sabihin, denominator mo number of hours. Budgeted cost, budgeted hours. Kaya ako nilagay na ganyan ang formula niya. Diba? Nakakuha natin, no? Kaya ganun ang formula niya. Ito naman, hindi pwedeng kosto kasi hours to eh. Ibig sabihin, ang numerator niya, number of hours. Denominator, number of units. So, ibig sabihin, dahil alam natin na budgeted galing sa, ay yung standard ay galing sa budgeted, ito, budgeted hours divided by, okay, divided by, divided by budgeted units. Okay. And then,
Parang nasa taas lang yan, no? Ito yun. Okay. For example, ayan, meron tayong 100,000 hours dyan. A budgeted unit na 50,000. Okay, so ayun na lang, nakuha natin yung point dyan. Sample lang yan. Pwedeng maghanap ka pa ng iba pang data sa problem. Pero ang pinapoint ko dyan, no? Pwede mo naman makuha yung formula. No? Kahit di mo masyadong kabisado. Basta alam natin, ang standard egalik sa budgeted divided by budgeted. Diba? Budgeted blank divided by budgeted blank. Budgeted, for example, cost divided by budgeted hours equals cost per hour. Budgeted hours divided by budgeted units equals hours per unit. Diba? Okay. Malalaman mo rin naman yan, no? Okay, sinample ko lang yan. So, balik tayo dito sa problem, no? Nasa, ano ko muna, no? Sa mga formula muna. So, ganito, no? For example, ganyan ang ginawa natin. Okay. Actual factory overhead less standard factory overhead equals total factory overhead variance. Konti pa lang, no? Alam mo na kung favorable or unfavorable yung variance na yan. Okay, basta laging less lang naman yung gagawin. So, ano yung shortcut natin? Pag positive, unfavorable. Pag negative, ang difference, favorable. Okay, hindi yun basta procedure lang, no? Yung paliwanag doon, kasi lagi nasa taas yung actual, nasa baba yung standard. Pag positive, ibig sabihin, mas mataas yung actual. Mas mataas ang actual na ginamit mong cost kasi sa sinet mong standard. Kaya siya nagiging unfavorable. Kabalita rin paliwanag pag favorable. So, dito, okay, unfavorable or favorable. Yan lang, no? Ngayon, ganito, no? Yang ano etong yung total overhead variance, no? Sabi ko nga, meron kong four ways, no, to analyze the total overhead variance. Ano ba sasabi ko yan? Ganito, no? Pwede mo siyang i-analyze using the two-way variance analysis, three-way variance analysis, and four-way variance analysis. Okay, ganito yun. Yung total overhead variance, pwede mo siyang, kasi two-way, three-way, four-way, ah. Ito yung one-way. Ito yung one-way, syempre. One-way, hindi mo nang break down, no? One-way, tapos ito, two-way variance analysis, three-way, four-way. Sa two-way, gatong gagawin natin siya, no? Hatiin mo siya sa dalawang variance. Okay. Controllable and volume variance. Okay. Yan, ha? Controllable and volume variance. Ang madali dito, no? Yung volume variance na yan, ha? Yung volume variance, gagamitin mo rin siya dito sa three-way. At gagamitin mo rin siya sa four-way. Okay. Nakuha niya? Pwede sabihin, bawas trabaho na yan, no, sa mga susunod. Sa two-way, controllable volume yung dalawang sinasabi dyan. Sa three-way, tatlong variance yan, minus one yung volume, dalawa na lang ilalagay natin. Ano yung dalawa na yan? Ganito, no? Si volume, hindi na break down yan. Okay. Actually, kasi yung volume na yan, no, isingit ko na ngayon, 100% fix yan eh. 100% fix lang siya. Walang variable portion yan. Kumaya ko na lang paliwanag ah.
ang variable portion nandito lang sa controllable. Okay. Parang ano na nga, may point ka na nga dito sa ano eh, yung volume, no? Kaya ito lang yung controllable, lumalabas, ito non-controllable. O, kung hindi mo controllable yan, kasi fixed nga eh. Okay na? Anyway, no, magpo-formula base muna tayo, tapos lagyan natin konti analysis na lang, no? Saka yung tip na lang, no, para madali siyang ma-memorize. Okay. Controllable, volume. Nga, yung volume, i-forward mo lang yan sa 3-way, i-forward mo lang sa 4-way. Kaya sa 3-way, dalawa na lang. Sa 4-way, tatlo na lang. Sa 3-way muna, gano'n mangyari. Yung controllable na yan, na, yung controllable, hahatiin mo lang yan, na. Hahatiin mo lang yan, okay? And to... Number one, pending variance. And number two, variable efficiency. Yeah? Variable efficiency variance. Okay. Ayan na yan. And ngayon, eto pa. Yung variable efficiency, yeah, ipo-form mo lang yan sa 4-way. Ano na mapansin nyo? Kapag breakdown natin, pag nakukuha may pinakababa, no? Forward-forward lang, ang nahahati lang dyan yung itaas na variance. Parang dito sa 2-way, dahil nasa taas si controllable siya, ang hinati. Sa 3-way, dahil nasa taas si spending, siya naman ang mahati ngayon. Siya ang mahati ngayon sa number 1, X. Pending, okay? And number two, syempre, may idea na tayo. Kaya inisa, tinawag na fixed pending. Dahil itong pangalawa, tatawagin siyang variable pending. Okay. O yan. Okay. Okay, so ganito, no? Kung gusto mo i-breakdown yung into fixed and variable, no? Apat na variance kasi talaga yan in total. Ito yung apat na variance. Ito yung mga peaks. Ito naman yung mga variable. Diba? Yan ang peaks. Ito yung mga variable. Kung gusto mong mag-compute, no? Mag-compute ng fixed overhead variance. Ang fixed overhead variance, pag breakdown mo yan, fixed and volume lang. Paano mag-compute ng fixed overhead variance? Ang fixed overhead variance, okay, ganito, no? Ito yung sinasabi ko. Fixed overhead variance, okay, or fixed factory overhead variance, syempre, gayahin mo lang yung formula natin sa taas. Nagagawin mo lang siyang actual fixed factory overhead versus standard fixed factory overhead. Okay. Kung magkakaroon ng favorable or unfavorable variance. So sabi ko sa inyo, no? Pag gusto mong hatiin yan, dahil nakita natin sa 4-way, meron tayo dyan, fixed and variable, nalaman na natin yan. Okay? Ito, mahati lang yan sa dalawang klaseng variance. Ano yan, no? Number one, expanding, okay, and number two, volume, ah, volume variance. Okay. Oh, kung si variable naman ang gusto mong i-breakdown, meron tayo dito ang actual variable overhead, okay, and standard variable overhead. And meron tayo dito variable factory overhead variance. Okay. O gusto mong breakdown yan. Ano mangyayari ngayon, no? Pag gusto mong breakdown yan, no? Sa dalawa. Gaya na sinabi natin sa taas, no? Okay. Nasabi na natin yan. Ito yung dalawa.
and variable efficiency and variable spending. Okay. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga formula niyan. Alam na natin yung mga breakdown na, alam na natin yung paggawa sa two-way, three-way, and four-way analysis. Okay. O sige, no? Isabay natin sa pag-solve ng problem may pagsabi ng mga formula para hindi na maulit, no? Okay, para isang ano na lang. Sige, no? Mag-ano na tayo dyan? Mag-solve na tayo. Problem. Okay? Natin dito ng konti. And dito tayo. Yan. Basta alam na natin, no? Yan. Two-way, controllable, volume. Three-way, spending, variable efficiency, and volume. Four-way, fixed spending, variable spending, variable efficiency, and volume variance. Okay, no? Sige na, i-illustrate natin ito at paliwanag natin sa isa yung mga variance na yun. Nesoco Company provides the following production data. Okay, let me solution natin na. Total standard overhead cost per unit of product. Okay, ito ah, note nyo no, standard yan na, standard. 4 hours at 3 pesos per hour. So dito, ang 4 hours, ha, yung 4 hours na yan, inote nyo na, ang 4 hours ay standard hours per unit. Ayun na, per unit to. Okay, yung 3 pesos per hour, ito yung pesos yan, ha, standard rate per hour. Yung 12 pesos naman, standard rate din yan, kaya lang per unit. Okay. O, pansin nga, di ba? Sa isang unit kasi, nasa isang unit, meron kang 4 hours. Kung 3 pesos per hour, edi i-multiply mo ng 4 para maging 12 pesos per unit. Okay. Ano pa yung mga iba pang given? Budgeted fixed overhead, 20,000. Actual production, 2,000 units. Actual fixed overhead, 75% fixed, 26,000. Actual hours, 7,500 hours. Normal production, 2,500 units. Okay, ayan, required, compute for the following. Number one. Number one, total factory overhead variance. Ito na yan, no? Huwag na tayong paligiligin po dyan. Itong gamitin natin dito. Ilagay ko lang yung basic na formula. Yan, pero minsan binibigay niyan, kaya wala tayong problema. Ito na lang yan, no? Problem, for example, hindi mo na kailangan ng ganyang formula na actual hours times actual rate. Bakit? Binigay na, oh. Ayan. Sabi nga sa inyo, kadalasan binibigay naman yan. Kaya maglagay na tayo dyan, no? 26,000. Standard factory overhead. Yung standard factory overhead, di ba nakalagay, no? Hindi yan yan na. Wala ako na yung problem na siguro bira-bira pero kadalasan di binibigay yan na. Kaya mag-compute ka dyan. Standard factory overhead. Standard rate times standard hours. Ano yung standard rate dyan? Standard rate per hour na tinutukoy natin dyan na. Basta isipin nyo, no? Isa lang ang cost driver dyan. Number of hours traditional costing tayo dito. Standard rate, ito yun. 3 pesos per hour. Tapos i-multiply na lang natin sa standard hours. Ang tanong, ano ang standard hours dito? Wala. Meron ka lang actual hours. Ang kailangan mo, standard hours. Ang tanong, no? Ano yung standard hours dyan? Okay. So maglagay tayo dito, standard hours. Sige, no? Paano ulit mag-compute ang standard hours? Standard hours equals standard hours per unit times actual production. Okay. Yan. The problem, meron kang standard hours per unit yan. Ito yon yung 4 hours.
lagyan na natin dyan ng 4 hours. Ano pa ba? Actual production, yun. Meron, no? Actual production, 2,000 units. Anyway, no, hindi ko nalagay yung mga 4 hours din, yung mga hours din. Basta 4 na yan, tapos 2,000. Okay? So, meron tayong standard hours na 8,000, no? 8,000 hours. Okay, so, standard factory overhead natin, meron na tayong 8,000 hours at 3 pesos per hour equals 24,000. Okay. Yan na, no? 26,000 less 24,000 equals 2,000. Nag-positive? Ibig sabihin? Unfavorable, ha? Unfavorable yan, ha? Unfavorable variance. Okay na tayo dyan, no? Okay. Wala tayong problema dyan, no? Sa pagkuha ng unfavorable o pag-analyze kung favorable o unfavorable variance yan. Okay. So, na natin, no? Next na question. Ibig sabihin, kung i-analyze mo man yan ng using two-way analysis, three-way analysis, four-way analysis, dapat ang total nila, 2,000 ang favorable. Eh? So, na tayo dito. Number one. Yan. Number two. Controllable variance. Ano ulit yung controllable variance? No? Wala tayong nilagay na formula. Pero ito yung formula niya, no? Controllable variance equals dalawa yan, no? Okay. So for example, pagsamayin natin 2 and 3. 2 to 3 na tayo. Dahil 2-way na yun, yung controllable volume, eh. Okay. Itong technique dyan, no? Para madaling ma-memorize. Number one, controllable. O number two, controllable. Number two, volume. Ayan na, controllable volume. Yung controllable variance, itong controllable variance na yan. Ang isipin nyo kasi, no, binibreakdown nyo lang itong total na yan. Inihimay nyo lang yan. Itong ibig ko sabihin. Saan dapat nasa pinakataas? Tapos, sa baba naman, no, sa pinakababa, no, hindi ko lagi formula na yan, sa pinakababa, etong 24,000. Sa baba ni volume, ha, sa baba ni volume. Okay, dalawang variance lang yan. Controllable, sa taas niya, actual, para maglalagay ka ng palaman. Yun ang ibig ko sabihin dyan, ha? Okay. Maglalagay ka ng palaman ni na actual and standard. Meron dapat gigit na. Ilalagay mo sa pinakatuktok yung actual, sa pinakababa naman yung standard. Nakuha natin, ha? So, ganito. Ano yung pinakapalaman nila dyan? Isang item lang ang ipapalaman yung dalawang yan. Ano yun? Ang tawag dyan, batch, no? Batch muna. Ano yung batch na yan? Ang batch, ang meaning ng batch, ito yun. Budget allowed. Budget allowed. Based on standard hours. Ayan ang batch, ha? Okay. Bali, eto, no? Baguhin ko na yung tawag ko dito, ha? Gagawin ko na lang siyang acronym na lang, ha? Imbis na actual factory overhead, gagawin ko siyang APO. Yan. APO batch na controllable para madaling i-memorize na. Controllable variance equals APO batch. Actual factory overhead less budget allowed based on standard hours. Okay. Oh, tiga lang ha, may anong batch na yan. So, volume naman, eto siya. Volume equals, nilagay ko lang yung batch sa baba, standard factory overhead. Pero, gagawin ko lang din acronym, standard factory overhead, gagawin ko siyang ESPO. Kuha niya, sa controllable, APO batch,
volume bash S po. Ngayon, paliwanag natin yung bash na yan. Ang bash, no? Budget allowed based on standard hours. Ito siya. Yung bash na yan, isipin nyo na lang, flexible budget yan. Flexible budget. Okay. Para kang gagamit ng flexible budget formula. Flexible budget. Ano yung flexible budget? Diba ito yung flexible budget? Y equals A plus BX. Na-re-recall naman natin yan, di ba? Parang ganito, ah. Yung Y na yan, ay yung A. Ano yung A ulit? Kung flexible budget ang gagamitin natin, ang A, eto yon. Budgeted. Fixed. Okay? Fixed overhead. Yan ang A. Plus variable o standard variable rate, SVR, times yung X, cost driver yan, di ba? Pero cost driver natin dito, number of hours, no? Number of labor hours. Ngayon, yung cost driver, ganito ah, sa flexible budget natin na budgeted fixed saka standard variable rate, constant yan. Hindi na babaguhin yan. Ang mabago na lang, yung number of hours. Depende kung saan nakabase yung budget. Kung nakabase yan on standard hours, ibig sabihin yung SVR or standard variable rate, i-multiply natin siya sa standard hours. Yan yung sinasabi natin na budget allowed based on standard hours. Flexible budget talaga yan. Yan yung bash natin. Okay. So sa ito ah, pa horizontal na paglagay natin dyan, pero y equals a plus bx lang yan, gagawin kong pa vertical dito. Ha? Pagsasamayin natin yung sa bash ha, nandito yung budgeted, okay? Fixed factory overhead. Ayan. Budgeted fixed factory overhead. Kompletin ko na nga. Ayan. And SVR, standard variable rate, times SH. Okay. Yan yun eh. Ano yung budgeted fixed factory overhead? Ito yun, yung 20,000. Ayan, no? 20,000. Lagay ko na siya dito. Standard variable rate, ano yung standard variable rate? The problem, ang nakalagay lang dyan, standard overhead rate, total yan yung 3 pesos per hour. Wala kang makikita dyan yung standard variable rate. Diba? Kaya naka-question mark pa. Tapos i-multiply natin siya sa standard hours na kinupit na natin kanina na 8,000. Okay. Ngayon ang tanong, no? Ano tong SBR? Ang SBR, okay, ito tayo. Ang standard variable rate, okay. Ano yan? Standard variable rate per hour. Alam na natin, ha, dahil standard yan, may pinanggalingan yan, no? May pinanggalingan na dalawang budget. Dahil rate yan, budgeted cost, no? Kaya lang, gawin natin mas specific dahil variable overhead yan. Budgeted variable factory overhead. Okay? Divided by dahil SBR per hour, no? Divided by budgeted hours. Okay. O hanapin natin standard variable rate. The problem, ano yung budgeted hours? Wala kang budgeted hours dyan. Diba? Wala, no? Wala kang budgeted hours. Isa lang eh. Actual hours. Nakapit kanina natin,
standard hours, pero wala kang budgeted hours dyan. Problema na yun, no? Okay. O ngayon, ang tanong, no? Meron ba tayo ditong budgeted variable factory overhead? Wala, no? Wala tayo dyan. Pero, try lang natin, no? Try natin, no? Basta, for discussion purposes na lang. Kung sakali, hindi natin alam kung anong gagawin dyan. Eh, kailangan ko to eh. Standard variable rate per hour eh. Hindi ko magamit dyan kasi wala to. Eh, wala to. O, tingnan natin kung baka makuha natin ito pareho. Ano una natin kasi nakitang wala? Yung standard ay yung budgeted hours. Okay. Paano yan? Eh, dahil wala nga budgeted hours, no? Dahil walang budgeted hours dyan. Anong gagawin natin, no? Parang malabo ng ganyang formula. Okay, kung malabo ng ganyang formula, ano pang maiisip natin na paraan, no? Para makuha yung standard variable rate na yan. Okay, o ganito. Sa problem, sa problem, no? Nagbigay na standard factory overhead rate na 3 pesos per hour. Okay, ayan yan, ha? Yung 3 pesos per hour na yan, total na yan, no? Total na yan, kaya ang gagawin natin, no? Sa 3 pesos per hour na yan, i-breakdown natin siya into ito, ha, standard factory overhead, i-breakdown natin into standard fixed rate, SFR, and standard variable rate. Baka sakali, no, makuha natin. Okay. Okay, yan, no, hanapin natin yung SFR. Pero yung SFR, standard fixed rate, makukuha na kaya yan? Try natin, no? Gamitin natin to. Baguhin lang natin, gawin natin siyang fix. Bali, ang kailangan mo malaman, standard fixed rate per hour. Ano yan? Dahil rate yan, isimula tayo sa budgeted fixed factory overhead. Ano pa? I-divide natin sa budgeted hours. Sa problem, mukhang may linaw na eh. Kasi meron tayong kanto. Budgeted fixed overhead, 20,000. Budgeted hours, okay? Ano yung budgeted hours? Ano yung budgeted hours dyan? Wala pa, no? Wala pa tayong budgeted hours dyan. Pero, magganap tayo ng paraan, no? Kasi, wala na sa... Kasi kapag hindi pa ina na yan, wala ka na magagawa pang paraan dyan. Pero tingnan mo na lang, no? Saan ba makuha yung budgeted hours na yan? Isipin natin, hindi lang kasi puro standard rate yan eh. Gaya dito, eh nasabihin ko na, no? Meron tayong standard price per unit na 4 hours. Eh, na yung 4 hours. No? Meron tayong standard hours per unit na 4 hours per unit. Kung yung rate nagagaling sa budgeted cost, i-divide yung budgeted hours, eto, hindi pwedeng budgeted cost yan. Magagaling yan sa budgeted hours. Okay? Divided by, dahil unit, dahil per unit yan, divided by budgeted units. Yan ang hinanap natin, budgeted hours, no? Konti na lang. Ngayon ang tanong, kung hinahanap mo yung budgeted hours, sa problem, ano yung budgeted number of units? Eto yon. Eto yung tiyatawag natin na normal production.
Ang normal production, ibang term dyan, normal capacity. Okay. Ayan na, normal capacity. Okay, normal capacity, normal production, yan ang budgeted na units. Meron tayong mga different types of capacity level na singin ko na lang no, after natin discussion. Pero pag nakuha mo yung normal production o normal capacity, yan na rin yung tinatawag natin na budgeted units. Yan kasi yung ginagamit natin no, sa pag-compute no, ng mga standard. Yung normal capacity or number of units no, na mapoproduce natin for a period. Kaya nga normal eh. Normal na ganyan. Karami. Pag sinabing 2,500 units, eh yung normal na mapoproduce natin no, ngayong period na to. Kaya siya tinawag na normal production. Okay. Normal production, normal capacity. Yan yung budgeted number of units. Okay. Kasi meron pa tayong tinatawag na, na theoretical capacity, no? Ideal capacity, ganyan. Yan, iba na yun, no? Iba na usapan doon. No? Ewan ko lang kung naisingin ko dun sa handout natin, pero sakali nang bibigay lang ako ng mga capacity level. Pero mukhang wala eh, wala kata ko nilagay, no? Wala nga nilagay na capacity. Ito yun. Ito yun. Nilagay ko na. Ulitin ko lang. Ito yung ginagamit natin no, sa standard costing, yung normal capacity. Basahin natin. Normal capacity is the most commonly and the most commonly used type of capacity level. Ang pinag-uusapan natin dito, number of units. Number of units. Eh. Yung number of units, okay? Sa pag-determine ng mga standard, guide yan, standard hours per unit. Ginamit natin, budgeted hours divided by budgeted units at ang units na yon, eto normal capacity. Ito yung commonly used, no? Kaya sa tilag na normal. In calculating normal capacity, not only internal but also external factors, particularly the market or the demand for the product are considered. Ano ibig sabihin nito? Kasi ito yung ibig sabihin yan. Tatlong klaseng capacity kasi yan. Okay. Theoretical capacity, ito yung parang perfecto eh. Parang ito yung maximum capacity na kayang gawin or maximum number of units na kayang gawin ng isang company no, without interruption, without internal factors, without external factors. Basta na perfect niya yung production niya. Walang sablay. Yan ang theoretical capacity. Kaya theoretical ang tawag eh. Theoretical capacity refers to the plant's or department's capability to produce at full tilt without interruptions. Though it is highly impossible to attain, it is a well-calculated to serve as a basis for establishing other capacity levels. Ginagamit lang siyang basis for establishing other capacity levels. Okay. Next, yung practical capacity. Yung practical capacity, parang ikaw babawasan mo lang ng konting theoretical capacity. Ano yung ibabawas mo dyan? Yung mga internal factors lang, no? Yung mga factors na nangyayari lang, no? Within the company. Okay. No? Gaya ng mga delays, breakdowns, inefficiencies, non-working days, and changes, okay, and changes in production process. So, normal capacity, sabihin na natin, kung kanina sa theoretical capacity, 100,000 units ang maximum na pwedeng gawin ng company. Ang practical capacity, nasa 95,000. Ang normal capacity, 90,000. No? Siya ang pinakamalit, pero siya ang pinaka-attainable dyan. No? Yung pinaka-malapit sa katotohanan. Theoretical, imposible yan eh. Perfect. No? Sa practical, oo, nag-consider ka, pero yung mga internal factors lang. Eh, paano yung mga nangyayari sa labas? No? Gaya dito.
market or the demand for the product, no? Yan. Eh, paano kung may mga problema nga, no? Biglang nagbago yung demand ng product mo. Bawas production yun. Yan ang normal capacity. Kaya ang pinaka, ano dyan, no? Yung normal capacity. Kaya pag sinabing budgeted units, ibang term yan, no? O yan ang ginagamit natin sa pag-determine ng budgeted units, no? Yan ang ginagamit natin sa pagkuha ng budgeted units, yung normal capacity. Anyway, no? Balik na tayo sa sinusold natin kanina. Okay? So nga, paki-ano lang, no? Okay, so saan tayo, no? So, dito meron tayong normal production na 2,500 units. Okay, alam na natin yan, no? Meron tayong 2,500 units. So, therefore, no, meron tayong paket. And 1,000 hours. Yan ang budgeted hours natin. Okay. So ngayon, yung 10,000 hours na yan, na pwede mo siyang gamitin dito, pwede rin dito. Pero dahil nga hindi natin malaman to, no? What posibleng unang naisip natin. Pero dito, no? Sa pangalawa, alam mo na, no? Na etong SFR, no? Ay 2 pesos. 2 pesos SFR. So, ibig sabihin, etong question mark natin, no? Ay 1 peso. Okay, no? Pakiintindi ulit, ha? Sandali lang. May chicken lang ako. So, nasan na ba tayo, no? Balik na tayo dito sa problem. Yan ang kailangan natin, SBR, no? Ang dami ng inikutan. Balik SBR na yan, 1 peso na yan. 1 peso times 8,000 hours equals 8,000 pesos. So, ngayon, meron tayong 28,000 pesos na bash, no? Bash yan, 28,000 na yan. Okay. O ngayon, yung bash natin, dahil magne-negative 2,000 yan, ay yung controllable natin, dahil magne-negative ng 2,000, actual factory overhead, apo, yung bash, 28,000, budget allowed based on standard hours, 2,000, favorable, ha? 2,000 favorable. Okay. O yan, no? Lagyan na natin siyang 2,000 favorable. Tapos yung bash, ang madali dyan sa volume variance, yung bash na kinuha natin dyan, yun na rin yun na. Huwag natin baguhin yun. Okay. So, ibig sabihin, yung volume tapos na yan, no? Yung volume. Volume variance, 28,000 less 24,000 equals 4,000 unfavorable. 4,000 unfavorable. Yan ang volume variance. Okay. Ngayon, no?
So ngayon, no, meron kasi tayong overall variance na 2,000. Patunayan natin, no, na tama yung pagkaka-breakdown natin dyan. Pagsamayin natin itong dalawa. Pag pinagsama yung dalawang yan, no, pagsamayin nyo yung dalawang yan, 2,000 favorable, 4,000 unfavorable, magnenet tayo ng 2,000 unfavorable. Nasakto lang din sa total. Okay? Walang tip problema dyan. Solve na natin yung next na problem. At ganito nga pala, no, i-breakdown ko lang yung tungkol sa volume variance. Sabi ko kanina, ang volume variance ay 100% fixed. O, i-breakdown natin yung volume variance na yan. Ha? Paliwanag ko lang. At ba naging 100% fixed yan? Kasi napansin natin sa baba, S po. At ang S po, standard factory overhead. Tapos sa taas, bash. Di ba? Parang ganito, volume variance equals bash, no? Yung budget allocation standard earth. Tapos less S po. Ano yung bash ulit? Ang bash, ganito, no? Budget allowed based on the standard earth equals budgeted. Okay? Budgeted. X factory overhead plus SBR times SH. S po naman, ano yung S po? Di ba ang S po, ang pinaformula niya, standard overhead rate times standard hours. Pero pag breakdown mo yan into fixed and variable, yung fixed portion niya, parang ito ah, medyo i-ano ko lang to. Ito kasi yung fixed portion. Yan, yan ang fixed portion. Kasi ito variable. Ang variable ah. Fixed variable. O dito, kunin ko yung fixed and variable niyan. Yung fixed portion na itong SOR, kukunin ko lang yung SFR times SH. Ayan eh. Sa variable naman, SBR times SH. Kasi standard eh. So, mapansin nyo, baliwala lang to. Baliwala yung variable. Kasi sa bash, ang variable portion niya, SBR times SH, na kinukupate mo na lang, na mo na rin, yung standard variable overhead. Sa standard fixed overhead, no, sa standard factory overhead, yung S po natin, yung variable portion niya, SBR times SH, kaya baliwala lang din. Kaya sinasabi ko kanina, 100% fixed lang yan. Diyan ka lang magpo-focus. Ayan. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng shortcut, di ba? Ang shortcut, hindi mo talaga shortcut, pero kung gusto mo lang, no? Ang volume variance ay difference lang between budgeted fixed, factory overhead, and standard fixed factory overhead equals volume variance. Nakuha niya. Okay? Volume variance equals budgeted fixed factory overhead less standard fixed factory overhead. Yan yan. Okay. Balik tayo dito. So, na tayo dun ha. Pinaliwanan ko rin volume variance. Ngayon na. Okay na tayo sa number 1, 2 and 3. Mag-spending na tayo and variable efficiency. Okay? Sa 3-way to eh, spending and variable efficiency. So, ano yan? 4 and 5. Okay. Sold natin, 4 and 5. Pagsamayin na natin, 4 to 5. Yung 2 to 3, no? Yung 2 to 3 natin, ito yung two-way, ya? Two-way analysis. Ito naman, three-way, ya? Three-way, okay? Yung three-way natin, yung controllable, i-breakdown natin into pending,
spending and variable efficiency. Ang spending, ito siya, no? Parang controllable lang din naman yan. Kamukha lang din siya na controllable na Apo Bash. Ito, gagawin nyo lang siyang Apo AA. Apo BAA. Ano yung Apo BAA? Ang BAA natin, okay, kung yung BAA kanina, budget allowed based on standard hours, ang BAA naman, budget pa rin yan, flexible budget pa rin yan. Budget allowed based on, ah, ano yung ah, yung AH. Actual hours, o yan, no? Flexible budget pa rin siya. Y equals A plus BX. Pero, yung SDR, dahil based on actual hours, mumultiply natin siya sa actual hours. Ha? Ganun ang baan natin. Ayan. Papaltan ko siya ngayon ng actual hours. Ayan na. Madali lang yan, no? Pareho-pareho lang yan. Okay? Yan ang Apo. Papalitan ko lang yung 8,000. Ano yung actual hours natin sa problem? Ha? Ano yung actual hours sa problem? Okay, ito yung actual hours. 7,500, ha? 7,500. Okay, no? 7,500. I-ano na natin. Palta na natin yan dito. 1 peso times 7,500 equals 7,500 pesos. 20,000 plus 7,500 equals 27,500. Variable efficiency equals 26,000. And then, spending equals, nulto na ako, no? Spending equals 26,000 less 27,500 equals 1,500 negative. Kaya siya naging favorable, la, favorable. Yun na. Kaya yung controllable sa spending, di ba sabi ko sa inyo, pareho lang halos yan. Pinalitan lang, no, yung flexible budget natin. Ginawa siyang actual hours, no, ginawa ba sa spending. Sa controllable, SH. Kaya yan, yung dalawa, controllable sa spending, ang tawag sa kanila, budget variance, ha? Budget variance. Parehong budget variance yan. Kaya lang, ang controllable budget variance using two-way analysis. Ang spending, budget variance using three-way analysis. No? Pakinote naman ngayon, no? Baka biglang lumabas. Sayang din yun. Okay, variable efficiency. Yung variable efficiency, gagayahin nyo lang dito yung formula ng labor efficiency variance. Paano yun? Difference lang yan ng actual hours and standard hours. Actual hours less standard hours equals, yan, difference in labor hours. Okay. Times natin sa kung yung labor efficiency variance, no? I-multiply natin sa yung difference, no? Sa standard labor rate dito. Standard variable rate kasi variable efficiency lang, no? Variable efficiency. Ginayan mo lang, no? Ginayan mo lang yung formula ng labor rate variance. Variable efficiency. Palitan nyo lang, no? Gawin nyo lang standard variable rate, yung standard labor rate. Okay. Yan yung variable, no? Efficiency. Sa problem, meron tayong actual hours na 7,500 hours. At yung standard hours, kinumpit na natin yan, meron tayong 8,000. Okay, so ano na tayo? 500 na, 500 na difference. Dahil nakatipid tayo ng oras, favorable difference yan. At ang SDR, kinumpitan natin yung 1 peso kanina. Dito lang. Meron tayong 500 pesos, no? 500 pesos na variable efficiency.
variants. At ano siya? Favorable, no? Favorable. Okay. So, ngayon. Tapos ang volume, dahil three-way tayo, no? Ang volume, i-forward lang natin yung 4,000 unfavorable. 4,000 unfavorable. Ngayon, no? Ganito. Pag sumasamahin nila yung tatlong yan, 1,500 favorable, 500 favorable, 4,000 favorable equals 2,000 unfavorable. Overall, no? Nasakto pa rin. Ine. Sige, no? Tuloy natin. Solve na tayo yan dyan hanggang kay variable efficiency. Last na itong ticks sa kaya variable spending. Okay. Ticks and variable spending, 6 and 7. Tapos kaagad, no? Parang sinurka-sorted na lang kasi natin yan, no? 6 and 7 na tayo. 6 and 7. Lagyan na natin dito na lang sa baba. 7. Number 6, fixed spending. Number 7, variable spending. Okay, gagawin lang natin siyang four-way, no? Four-way analysis. Sa four-way analysis, kukopyahin ko lang muna ito, ha, yung spending. Pero yung variable efficiency, ha, as is na yan, kagayain na lang natin yung 500 favorable. Ayun na, 500 favorable. Yung 4,000 unfavorable, siya yung volume, no? Ginaya na lang natin yan. O forward lang yan. Ngayon, etong gagawin natin. Yung spending, i-breakdown nyo lang yan sa fixed spending and variable spending. Okay, mapapano yan? Kunin mo lang yung fixed portion nito, kunin mo lang yung variable portion. Paano yun? For example, yung APO. Yung APO na yan, sa taas ng fixed spending, kukunin ko lang yung actual fixed overhead. Ayan na. Tingnan nyo na kung ano yung technique natin, no? Kung sa spending variance, total actual factory overhead, sa fixed spending, kukunin ko lang yung actual fixed overhead. Sa variable spending, kukunin ko lang si actual variable overhead. Okay na. Okay, no? Continue. Nakuha ko na yung fixed and variable portion ng APO. Sa BAA naman. Sa BAA, ang fixed portion eto, yung budgeted fixed. Sa BAA, etong variable portion. So ngayon, ang actual fixed overhead, sabi sa problem, actual factory overhead, 75% fixed. O, tapos ang usapan, no? 75% fixed. So, ito yun. 26,000 times 75%. Okay? Ha? 26,000 yan. I-multiply lang natin sa 0.75. 19.5 yan. Ang budgeted fixed, 20,000. So, sa madaling salita, no, meron tayo ditong 500 na favorable expanding variance. Okay. Hold na yan, no, 19.5 less 20,000 equals 500 favorable. Yung variable spending, ang actual variable overhead, yung difference nito, syempre, yung 25%. It's fine. Kasi SBR times AH, eto na. 75. Okay. Ano na ngayon, no? Meron tayong 1,000 favorable, no? 1,000 favorable. Okay. 1,000 favorable.
Yung 1,000 favorable na variable spending ay equivalent dapat sa 1.5, no? 1.5 na. Oh, wait. Sandali lang, ha. 1.5 ang total spending. Tama. Kaya umi-call kanina sa 2,000. Dito yung 1.5 hatiin natin. 26,000 ang actual. Okay. 26,000 ang actual. Times 75%, 19.5. Budget takes 30,500 favorable. O tama, no? Variable spending. No? Na gugulo na ako. 1.5 favorable. Yung 1.5 favorable, ito na yun. 1.5 favorable. Okay. Tanggalin ko na to, ha. Nalito lang ako dyan kanina. Ay, sandali. Naka-formula. Kulayan ko na lang. Ayan. Yan ang ano. Yung apat na yan ay ganito pa rin ang kalalabasan, no?